Okay, mga katribo, umpisa natin ang pag-reborn ng mga bato, MPC. MPC 556. Tuturo ko sa inyo kung paano i-reborn to ng mabilisan. Walang maraming kailangan. So, unang-una, kailangan ko na panghinang, siyempre, para linisin to. Ayan. Lagyan natin ng Flux. Gamit ko na Flux Kimbo. Ayan, RMA218. Sinatin masuga. So, kailangan natin ng stencil, siyempre. Itong gamit ko ay universal direct heat stencil. Kasi wala akong para dito sa MPC na to. So, pwede mo nung gamitin itong universal. Kailangan natin ng frame. Itong stencil na ito, marami ito sa kuwan, mabibili sa Lazada, online shopping, o ano-ano. Basta sabihin mo lang, salamat Shopee. Ano ka, Willy? Okay, nakapwesto na. So, yung ginagamit ko na BGA paste ay ito yon. RL 404 130 Celsius solder face. So ito yung paste na gamit ko. So siguro naman meron naman kayong caliper, no? Ito yung ginagamit kong paleta para may apply yung ito yung laman nun. Okay. So, kailangan itong i-apply sa mga bakante. Yung lalagyan natin ng solder board. Siyempre, yan. Apply natin. Marami kasing nagtatanong sa akin kung bakit daw napakahirap mag-reball, hindi daw nila maluto yung solder ball, nasisira na yung IC, hindi pa rin naluluto yung solder ball. So nung tinanong ko sila kung ano ginagamit nilang pang reball, hot air daw at saka solder ball. So talagang mahirapan ka kasi yung solder ball, talagang bola na yon. Medyo mataas na temperature ang kailangan para maluto. So, kailangan mo ng BGA machine para maluto mo na maayos yon. So, itong ginagawa ko na to, hindi mo kailangan ng BGA machine. Meron ka lang hot air. Hindi naman kailangan ng magandang hot air. Okay na yung mga umurahin nga hot air. So yan, apply mo lang, then lagyan ng lahat, lagyan nila. So lagyan nila, so isa natin lutuin. Sobra sa gilid ah. Okay. Yung hot air ko nakalagay lang siya sa number 6 ang heater, air niya number 6.
Ang tip niya, eto, kita nyo naman. So, lutuin natin. Bilang lang kayo ng ilang segundo lang siguro to, hindi na minuto to. Maluluto na yan. Nakita nyo, nagiging solder ball yung putik na inilagay ko. Inuulit ko, huwag kayong gagamit ng non-direct heat sa process na to kasi hindi nyo mabubuo yan. So kailangan mo talaga ay direct heat na stencil para mabuo mo itong process na to. Ilang minuto na ba? Segundo o ano? May isang minuto na, wala pa. So ayan, luto na. Kita nyo, di ba, maraming bolang nagtambak dyan. So yung iba dyan, hindi naman kailangan kasi exist na yan eh. Sobra yan kasi itong stencil na to is pang universal. Mas malaki ito sa, kita nyo, doon sa IC na ginamit ko. So try natin tanggalin. Malamig na ba? Mainit pa. So alisin natin. Tapos linisin natin. So ito yung stencil, di ba, maraming bolang natira. Ito yung may hindi nalagyan na isa. So yan, yung mga hindi nalagyan na yan, pwede naman yung ulitin yan, nalagyan. So linisin natin. Huwag tayo ng ito, thinner. Toothbrush. Brush mo lang to para maalis yung mga sobra. So pansinin nyo, di ba, may bola ng, pero meron yung mga kwan, meron yung mga lugar na hindi nalagyan. So pwede mong ulitin yan, ilagay yung stencil. So applyan mo lang ulit, inspect nyo lang maayos. So, kung alin yung mga kulang, pwede nyo doblehin. So napakadali, di ba? Okay. Yung mga katribo ko dyan, kung ano yung gusto nyong malaman tungkol sa iba pang sekreto nito, PM lang kayo. Maraming salamat.